Ngayon ay nilabas na din mga kaibigan ang latest chapter ng Tensura, kaya naman ngayon ay tatalakayin na natin kung ano ang mga mangyayari dito. Pag-uusapan nila Rimuru ang kanilang plano sa darating na festival at malalaman natin kung sino-sino ba ang mga boss na i-assign ni Rimuru sa labyrinth at mabibigyan na rin ni Rimuru ng pangalan ang fax na alipin dati ni Clayman. Hello and welcome back, this is Manganime at kung di ka pa naka-follow or subscribe sa aking channel or page, baka naman. Halina't simulan na natin ang chapter 107, part 1 ng Tensura at hindi na natin patatagalin pa. Let's go! 偉大なる魔王クレイマン様にお仕えするこの地の守護を命じられた者。 Pinakilala na nga ni Rimuru si Miormile sa lahat at simula daw sa araw na yun ay tatawagin niya na itong Molly at dagdag pa doon ay kung magiging matagumpay daw ang darating na festival sa tulong nito ay gagawin na raw niyang Chief of Financial Affairs si Miormile. Nagpakilala naman si Miormile at makikita nating kinakabahan nito at sa isip naman ni Rimuru ay kahit pa underground boss si Miormile ay tiyak nakakabahan din dahil napapalibutan siya ng maraming high level magin sa loob ng isang silid. Niyaya naman ang tauhan ni Molly si Gobimon upang sumilip sa silid subalit si Gobimon ay tumanggi at huwag daw ipahiya ang pangalan ni Miormile. Tinanong ni Rimuru kay Molly kung paano nila gaganapin ang founding festival, kung kaya't si Molly ay binigay ang mga papel upang mabasa ng lahat ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa araw ng festival. Ang founding festival ay gaganapin 3 araw simula sa araw na yun at pinaplano ni Rimuru na magkaroon ng malawakang party sa gabi bago dumating ang opening ceremony sa umaga. Ang mga royalty at nobles daw ay magkakaroon ng formal na pagsasalo, samantalang ang mga merchants at mga adventurers ay mayroong libreng pagkain sa kanilang mga hotel at bar sa loob ng Tempest. Sa unang araw daw ay magkakaroon sila ng show sa kanilang bagong gawang theater at tanong naman ni Rimuru ay bakit daw hindi agad nila dalhin ang mga tao sa kanilang battle tournament. Sagot naman ni Molly ay hindi nila pwedeng dalhin ang kanilang guest sa preliminaries pa lamang upang maiwasan ang pagkabagot ng mga ito. Tanong muli ni Rimuru ay anong klase daw ang kanilang ipapalabas at tugon naman ni Molly ay makikita na lamang nila ito sa darating na festival pero sinisigurado niya raw na mabibilib ang lahat dahil makikita raw ng mundo kung gaano ka-cultured na Demon Lord si Rimuru. Sa isip ni Rimuru ay medyo kinakabahan siya na marinig niyang si Shion ay tumatawa ng mahina pero as long na hindi naman daw ito magluluto ay pababayaan niya na lamang ito. Sa pangalawang araw daw ay dadalhin na nila ang kanilang mga bisita sa battle tournament kung saan ang mga kaganapan doon ay tiyak na maganda na ang mga nangyayari. Sa pangatlong araw naman daw ay gaganapin ang final match sa battle tournament at mapapanood daw ng lahat kung paano ang mga adventurers ay mag-e-explore sa loob ng labyrinth. Sa isip naman ni Rimuru ay sa wakas daw ay magkakaroon na ng exposure ang kanyang labyrinth at sinabing mukhang okay naman daw ang mga mangyayari at tinanong ang lahat kung meron daw ba silang mga concern na dapat sabihin. Kaya naman si Ramirez ay nagtaas ng kamay at sinabing nagkaroon siya ng malaking problema sa loob ng labyrinth. Ginamit daw ni Ramirez ang kapangyarihan ni Veldora upang palawakin ang mga palapag sa labyrinth subalit masyado raw malakas ang kapangyarihan nito kung kaya't ang palapag daw sa pagitan ng level 90 hanggang level 71 ay napuno ng kagubatan. Nagulat naman si Rimuru at namura nito si Veldora subalit si Veldora ay tinangging hindi niya ito kasalanan sapagat si Ramirez daw ay walang idea kung paano gamitin ang kanyang lakas. Pagalit na wika ni Rimuru ay tigilan na raw nilang dalawa ang pagsisisihan at ipaliwanag na lamang sa kanya ang mga nangyari. Pagpapaliwanag ng dalawa, ang mga magicules daw sa palapag na nabanggit kanina ay ginamit lamang ng mga halamang ligaw ngunit kahit nalagyan na raw muli ng supply ng magicules ang mga palapag ay mahabang araw pa ang kailangan upang magkaroon ito ng isisilang na halimaw na mayroong lakas ng isang boss class monster. Sa isip ni Rimuru ay ginawa nila ang dungeon upang magkaroon ng malalakas na halimaw na siyang magsisilbing boss guardian sa bawat 10 palapag ng labyrinth. Subalit kung ganun daw ang nangyari ay wala na raw silang magagawa pa ngunit sila Shuna, Ranga at Trainee ay sabay-sabay nagsalita at mukhang nakaisip ng idea upang masolusyonan ang problema. Wika ni Shuna ay minaisip daw siyang perfect para sa trabahong iyon samantalang si Ranga ay minaiisip daw na halimaw upang maging boss at si Trainee naman ay sinabing ipaubaya na raw niya ang problema sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Shuna na minumungkahi niya si Adalman upang maging boss ng labyrinth dahil ang tinataglay nitong kapangyarihan ay hindi maitatangging malakas kung kaya't ayaw niya raw itong sayangin. Sumang-ayon naman dito si Gabiru sapagkat para
parang nakahuli daw sila ng dalawang ibon sa isang bato lamang, o sa madaling salita ay mareresolba nila ang dalawa nilang problema. Ang mga alagad daw kasing undead ni Adalman ay hindi pwede sa sinag ng araw, kung kaya't ang mga ito ay lumalabas ng kuweba pagsapit ng gabi, kaya naman nakatanggap sila ng mga iilang reklamo sa mga merchant tungkol sa bagay na yon. Kaya naman nang marinig ito ni Rimuru ay sumang-ayon agad dito, dahil sa kanyang isip ay ayaw niya daw masira ang magandang pangalan ng kanyang lungsod. Tinanong naman ni Rimuru kung ano ang mungkahin ni Trainee, at tugon naman ni Trainee ay naalala raw ba ng ating bida ang tungkol kay Zijo na Tapito, dahil maaari daw silang maging guardian boss ng labyrinth. Sa mga hindi pa nakakakilala sa dalawa o sa mga nakalimutan na, ay pinakita si Zijo na Tapito sa series, sapagkat ang dalawang ito ay mga magical beast na silang nagbabantay sa kagubatan simula noong bago pa lamang si Rimuru sa mundo kung nasaan sila ngayon. Sila Zijo na Tapito ay nakatanggap din ng regalo pagkatapos maging demon lord ni Rimuru, kung kaya't ang mga ito ay nag-evolve na din at ang kanilang lakas ay mas tumaas na din. Wika ni Rimuru ay hindi raw siya sigurado kung pang boss level na ang kapangyarihan ng mga ito, subalit wika ni Veldora ay maganda raw na idea ang naisip ni Trainee, sapagkat willing daw si Veldora na sanayin ang dalawa upang maging karapat dapat itong tawagin na guardian boss na siyang magiging simbolo ng lahat ng boss sa loob ng labyrinth. Kaya naman si Rimuru ay sumang-ayon sa kagustuhang mangyari ni Veldora, subalit sa kanyang isip ay gaano na raw ang nilaki ng dalawang insekto at hindi raw siya sigurado kung gaano ang maitutulong ng pagsasanay na gagawin ni Veldora. Sumunod ay pinakinggan ang mungkahin ni Ranga dahil ang fox na alaga dati ni Clayman ay nagising na din, sapagkat pagkatapos ng laban sa Walpurgis ay nanatili itong natutulog at ngayon lamang nagising. Wika ni Ranga ay may likas na talino daw ang fox sa paglilinis ng gubat, kaya naman maseraw ang fox kung susubukan niyang siya na ang gagawa ng trabaho tungkol sa bagay na yun. Sobra namang nakyutan si Rimuru sa fox kung kaya't inamo-amo niya ito na siya namang kinagrrr ni Ranga dahil sa pagsiselos nito. Naalala ni Rimuru na wala pang pangalan ng fox, kung kaya't nakapag-decide ito na bigyan ng pangalan, kaya naman simula sa araw na yun ang pangalan na ng fox ay Kumara, na siyang malapit sa pangalan ni Kurama sa Naruto bilang Nine-Tailed Fox Demon. Sa isip ni Rimuru ay natuto na siya sa pagbibigay ng pangalan, dahil kung bibigyan niya daw ng maraming magical si Kumara ay makakagawa na naman siya ng nakakatakot na halimaw. Subalit biglang naramdaman ni Rimuru ang malaking pagkawala ng kanyang magicules, at doon ay nag-report si Raphael Sensei at sinabing ang magicules mismo ni Kumara ay sadyang malaki na talaga, kung kaya't bilang resulta ay malaki na ang nakuha nitong magicules sa ating bida. Pagkatapos mabigyan ng pangalan ni Kumara ay nakumpleto na ang kanyang siyam na buntot, o masasabing siya na ay isang cubie na siyang sumasalamin bilang fox spirit. Nagpasalamat si Kumara sa ginawa ni Rimuru at sinabing gagawin niya daw ang lahat upang makatulong sa ating bida. Tanong ni Rimuru kay Raphael Sensei ay inaasahan na raw ba niya na mangyayari ang bagay na yon, subalit si Raphael Sensei ay hindi sumagot sa ating bida. Iniisip ni Rimuru kung gaano kadami ang natanggap na magiculus ni Kumara, dahil kung iisipin na ang dating apat na buntot lamang nito ay naging siyam na buntot pagkatapos mabigyan ng pangalan. Kaya naman para sa madaling pagpapaliwanag mga kaibigan, ay isipin nyo na lamang ang tailed beast sa Naruto na sumasalamin ang dami ng kanilang chakra kung ilan ang buntot na kanilang tinataglay. So alam naman natin na ang nine-tailed beast na si Kurama ang siyang pinakamalakas na halimaw sa kanilang lahat, kaya naman sigurado ako na sadyang lumakas si Kumara kung ikukumpara noong kinokontrol pa lamang siya ni Clayman. Kaya naman doon ay natapos na din ang ating bida ang problema sa labyrinth, at tinanong naman si Zoe kung ano ang ire-report ito. Wika ni Zoe ay binabantayan niyang mabuti si Kazak, at napag-alaman niyang hindi si Kazak mismo ang boss, dahil ang mismong nagsasagawa ng pag-aalipin sa mga elves ay pinapatakbo ng mga armadong grupo ng Ortrus na may koneksyon sa bawat bansa sa buong mundo. Mayroon daw itong lakas ng isang maliit na bansa kagaya ng mga alipin na Majin at mga magical beasts. Subalit biglang nagtaka si Rimuru kung bakit gumagamit ng past tense na pangungusap si Zoe, at sagot muli ni Zoe ay dahil nawasak na ang grupo ng Ortrus sa kamay mismo ng tinatawag na Lightspeed Masayuki the Hero. Sa ngayon daw ay sinasamahan na ni Masayuki ang mga alipin na elves pauwi sa kanilang elder na kinatuwa naman ng ating bida. Subalit sa kanyang isip ay narinig niya na ang pangalan ni Masayuki sa Ingracia, at ayon sa balita ay sinabi raw nito na tatapusin niya mismo ang Demon Lord na si Rimuru. Tanong ni Zoe ay ano raw ang kanilang gagawin, dahil kung pahihintulutan daw siya ng ating bida ay tatapusin na raw niya si Masayuki bago pa ito magbigay ng problema sa kanila. Subalit wika ni Rimuru kay Zoe ay huwag niya daw galawin si Masayuki at hayaan na lamang na siya mismo ang umayos dito, kung kaya't pinahalalahanan niya din si Shion at Diablo na huwag galawin ito, dahil alam naman natin na si Shion
Shion at Diablo ay obsessed sa ating bida na ayaw nilang magkaroon ng banta habang ito ay nabubuhay. Habang iniisip ni Rimuru ang pangalan ni Masayuki, ay na-realize niyang maaaring galing din ito sa dati nilang mundo sapagkat ang pangalan nga nito ay galing mismo sa Japan. Hanggang dito na lamang muna ang chapter na ito at hintayin nyo ang katuloy ng kabanata. Hanggang sa muli, see you to my next video.